Incense, palio, Hebrew, Aramaic. Incense, palio, Hebrew, Aramaic. Ano ang pagkakaiba sa Aramaic at saka sa palio, Hebrew? Okay, tingnan natin. Ano ba ang pagkakaiba? Ang palio, Hebrew at saka Aramaic, ang kanyang karakter o buhit niya sa mga litra ay halos pareho. Ang pagtayo lang. Itong palio, Hebrew, parang nakasanda lang siya, nakayupo konti, ito nakatayo. Ito naman ay halos pareho. Ito naman ay parang Y capital letter, ito Y small letter. Pero halos pareho. Pati ito naman, halos pareho. So Aramaic at saka palio, Hebrew, ang alpabeto niya ay the same. Unlike sa modern Hebrew, iba. Iba ang modern Hebrew, pero basahin yan sa litra YHWH. 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 So, sa Hebrew na, sa Hebrew na modern, ito, Yud, Hi, Waw, Hi. Pero sa Palio Hebrew at saka Aramaic, Yahawah. Yahawah. Sa bawat litra, Yahawah. Pero dahil sa pagbasa sa dulo, silent na po ang E dito. So hindi na siya mapronounce na ha. So basahin siya, Yahawa. 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 Silent ang dulo. Maliban lang kung mayroong korektor. Pag may korektor, mapronounce na ang dulo niya. Okay. Ngayon, Ensen, Palio Hebrew, Ensen, Hebrew Alphabet. Tingnan natin ha. So ito yung tinatawag na Early Ensen Hebrew. Ang pagbuhit niya, ang mga karakter niya ay ganito. Sino makabasa dito? Ha? May makabasa ba dito? Pero hindi ito ang nakasulat sa original scripture. Ha? Sino makabasa? Ha? Basahin natin. A, ba, ga, ta, awa, sa, ka, taya, ka, lamana, sa, ay, pa, basa, para, sa, ta. Ayan. Yan ang pagbasa dyan. Early yun, ancient paleo. Ito yung mga ginagamit nila ni Heber, the father of the revolution. Ito ang magkasulat nila. Ngayon, merong, ito, tingnan mo, may mga litra na. Ang A, may H talaga na katabi. Ang K, mayroon talagang double A, na CH double A. Yan talaga, isang pangalang litra yan na K. Ito, A. May H talaga. Ngayon, ito, tasa. Ngayon, pag mayroon kasing iba na ginagay ng ba, walang H, i-double B, wrong spelling. Malamang hindi niya alam ang Hebrew alphabet. Kasi kung alam niya ang Hebrew alphabet, may H ang katabi. Walang A ba na double B. H talaga. Tapos ang ala, hayam, may H talaga. Iba naman, ala, hayam, walang H. Halata na hindi nag-aral ng Hebrew alphabet. Ngayon, dito tayo sa tinatawag na Millel, Ancient Palio Hebrew Aramaic Alphabet. Ito, Aramaic Alphabet tsaka Palio Hebrew Vision. Ito, ito yung nakasulat sa scripture, sa original scripture, Tanak. Ito, o Bible. So, ito na, iba na mga karakter niya. A, may S. Abagadahawa, sa katayaka, lamana, sa ay patasa, para siya ka. Kailangan memorize niyo to. Pag memorize ito bawat litra dito, makabasa na kayo. Yun po importante. Ang kasunod, ito yung tinatawag na ancient Hebrew. Dito nagsimula ang corruption. Dito corrupted. Nasaan nagsimula ang corrupted? Sa Vatican ba? Hindi. Sa Israel. Yung mga natirang hindi totoong Hebrew, sila po ay mga Israel, European Israel, Israelite. Mga puti. Hindi sila to. Sa kanila to eh. Binago nila ang karakter.
Pero binago na nila kalaunan itong pangalan nito. Pero ito original, Abagada Hawa sa Kataya Kalamana sa Ibata sa Kwarasata. Ang ay iba na oh. So, nagkakaiba ng itsura. Ang tawag dito, Late Ancient Hebrew. Ang Late Ancient Hebrew ay Babylonian Hebrew po yan. Itong Paleo Hebrew, ito yung scriptural versus Babylonian Hebrew ito. Yahawa. So makita mo, pag ganitong buhit, Babylonian, kasi dito na nagsimula ang corruption. Corrupted, binago na nila. Ngayon, ito. Ito na ang modern. Ito po na natutunan ko sa Bible College, sa Missionary Baptist Seminary. So, ito, memorize na yata ito, no? Alet, Bechimel, Dalet, He, Bab, Sengket, Pichot, Kap, Lam, Kap, may final letter, oh. Lamed, Mim, may final letter, eh. Nom, Samek, Alin, P, Charikok, Presentat, oh, may final letter na. Biro mo, para hindi na lalabas ang tunay na pangalan, mabago, matatakpan, because of this. Itong modern Hebrew. Ito ang lingwahe ngayon, nasa Israel ngayon. Itong mga lingwahe nila. At yung mga Israelita na yan, mga Diyo, hindi yan tunay na Diyo. Hindi yan is Jacob Israelite, kundi European Israelite yan. Kumbaga, Askinas. Half-cash, ano yan, German. Mga lahi ni Rothschild yan eh. Leader ng Illuminati. So, ito yung Paleo Hebrew. Ito yung Biblical nga. Ito yung nakalagay sa original manuscript. Ito yun. Abagada Hawa. Yung A by H talaga. Tandaan yan. Ang K by double E. Maliban lang sa dulo, silent ng L. Tanggal ng E. Si S na lang. Kung walang ano tawag ito, kolektor, basa, gano'n. Okay, kailangan memorize to, no, para makabasa. Ayan ang original manuscript, parang gano'n. Ano, nakatupi lang, hindi aklat, kundi manuscript ang tawag. Ito yon. Ito yon ang Paleo Hebrew. Ito yung original Bible o Tanakh. Ayan. Pag ma-memorize nyo yan, makabasa talaga nito. Lakihan natin ito ha, para ano, mabasa natin. Tulad nito, ayan, yung laki. Si Moses, oh. Ito yung si Moses, eh. Ito eh. Ayan. Makabasa pa kayo dito? Basa nga. Para sa yan. Ayan. Lakihan natin ha. Ito ay Genesis 1:1, no? Ito yung original, ha? Bible, ito, ano na to? Ito na yung satanic Bible na to. Bakit? Satanic, kumaya. Basa? Para sayat. Ito. Para. Ito. Alahayam. Ito. At. Ito. Asamayam. Ito. What? Ito. Haratasa. Sa English, ginawa nila, in the beginning, God created the heavens and the earth. Ngayon, itong alahayang, ginawa nilang God. Saan nila pinulot ang God? Nasa original Bible, utanan, alahayang naman ang kasulat. Saan nila ito pinulot to? Ah, ito malaman natin. I-prove natin, sa pamagitan ng alpabeto ng Paleo Hebrew na itong nakalagay na alahayam ay alahayam ba talaga? Ito. Ah! Oh, may H ha? Hindi yung pagsabi mong A, walang H. Mali yun, wrong spelling. Ito, ma. Pero silent ang dulo. So, alahayam. Ang tama, alahayam. Yan. Ngayon, eh sino itong God? Sino yan? Ha? Sino to? Ano na kasulat yan? Satan. Satan. Satan, oh. Satan's name is God. Si Gabriel pala to. Ito, ha? Ayan. Ito pangalan, ha? God. Pero sabi niya, naman to. Ito, ah.
ang sound, pareho lang, oh God, God. A Babylonian deity. See, Isaiah 65, verse 11. Margin, strong. Ito number, vowels, march. Make it say. Ito na, tingnan natin ha. O yan. Ito. Ano nakalagay sa Isaiah 65:11? Ayos yung sinabi nito, itong God-train ito, itong God. Ngunit kayo na nagtakwer kay Yahawa at tumimo sa aking banal na mundo, kayo ay sumamba kay God. Ito, God. At ninyi, mga Diyos ng swerte at kapalaran. Kasi swerte at kapalaran daw ito si God-train. Ano ba ang sinamba sa January noong sa Quiapo? Na kapararan swerte na nag-stampede ang mga tao basta makahipo lang, tuwa-tuwa na sila kasi magkatali sila ng swerte. Si Black Nazarene. Binawa pa ng Black, no? Pero sino yan? Si Gadriel po yan. Si Satan. Ayon sa Book of Enoch, sa ang tawag yan, Hanok. Hanok, chapter 69, verse 6. O, basa. And the third was named Gabriel. It is he who showed the children of men all the smiting of them, and he led astray Hawa, Eve, and showed the shield, and the coat of mail, and the sword of battle, and all the weapons of death to the children of men. Gabriel, the almighty Babylonian deity of fortune. Okay. Ang Hebrew ng iba ay Hawa. Ngayon, ito si Gabriel, siya ang nagtuturo, di ba? Lahat ng mga siya ang nagkisip kay iba. At the same time, nagtuturo siya ng mga armas. Si Gabriel, siya yon ang deity. Ano ba yung deity? Parang kinikilala ang creator. Siya ang deity Babylonian of fortune. Anong fortune? Fortuner. Swerte. Fortuner. Hindi mo tero. Tero lang ha. Fortune. Yan. Ngayon, pansinin mo ha. Merong limang sitan. Gadriel. All of God daw. This of one of the chief of the fallen watcher. Siya yung pinakahit, isa siya sa mga pinahit ng mga polling watcher, mga archangel niya. This is depicted in the second section of Book of Enoch. Mabasa, parabol. Ano si Gabriel? He is said to have been responsible for deceiving him. Siya yung pumasok sa Ahas na nag-deceit kay iba at siya rin ang nagbuntis kay iba ng anak nila si Cain. Eto si Gadriel. At sino yan? Nagkatawang tao? Sino yan? Nakinig ka? Sino yan si Gadriel? Na si Satanas? Siya si Jesus Christ. Na pinagtanggol ni Pastor Jerry. Kasi mahal niya Satanas. Diba? Mahal niya Satanas. Si Satan yan. Hindi ba alam? Nakinig ka. Tatala mo. Ngayon. Anong sabi ko? Basa? There is not just one adversary, Satan. There are five adversaries, Satans, who are the leaders over the fallen angels. Spiritual warfare is much more complicated than you may have realized. There is not just one Satan, there are five. Lima ang Satan, hindi lang isa. Sa corrupted Bible, isa lang alam natin Satan, isa lang rin ang Lucifer. Pero lima ang Lucifer. Lima rin ang Satan. Sila yung mga high-ranking angel. Ayan. Ngayon, no, Satans. Five adversaries. Ibig sabihin ng adversaries, yung ayaw sumunod sa alahayam, kumukontra. Sila yon ang mga naging fallen angel. Ngayon. Anong pangalan? Number one, Jikon. Romanized Jacon, shall rise was the ring leader of first tinted of the other watcher into having sexual relation, a human. Kasi, naging Gregory sila. Naging tao, wala nang pakpak sa nila. Bumaba ng kasawa ng mga babae.
At ang anak nila, mga higante. Mga nipilin. Ang taas nila ay katumbas sa 100 floor na palapag. Sa pukubinok, mabasa mo, kinakain ang tao. Ganun nila, kainin nila. Yun ang dahilan kung bakit binaha ni Abay Hawa ang lupa. At masib lang ang pamilya ni Noah. Kasi pag nandyan ang nipilin, upos ang tao lahat, kinakain na nila eh. At yung mga hayo. Yun. Ngayon, sino sila? Ang kamarawa, si Aspel. Pangatlo, si Gadriel. Ito yon. Ito ang wise sa kanila. Ito ang sikap. Popular to eh. Tinatawag ito sa lahat ng mga tao na walang kalaman lang. Oh my God, help me, my God. Gadriel, Sitan, tatay ni Cain. Hindi mo eh. Kasadya, kasadya. Who were all identified as individual Sitans o plural Sitans. Sila yon. Paano ko nalaman to at na ipinasa sa akin to? Yung mga tunay na Hebreo, nagpasa sa akin. Hindi ko naturo sa OHC. Hindi alam yung OHC ito. Pero bakit alam ko? Kasi doon ko sumandal sa kaya ang meaning ko ng mga pitching. Toro. Five Satan, five Lucifer. Basa. The book of Enoch refers to the collection of five jinn. Astel, Gabriel, Kasadia, Penimi, and Jacob as the five Satans. Their actions were in the part of responsible for the series of events that incited Alahayam to flood the earth. Itong jinn, ito yung mga high-ranking angel, ang tawag jinn. Sila si Astel, Gabriel, Kasadia, Penimi, and Jacob. Sila yung five Lucifer. Sabi yan, ito isa lang Lucifer. Hindi mga po yan sila. Plural o Lucifer. Tingnan natin ha. Ito po. Kasi ang mga angel, nilikha galing sa apoy sila. Ang tao, si Adan, nilikha galing sa alabok. Kasi anong kulay ng alabok? Anong kulay balat natin? Itong mga Lucifer, itong mga angel, nilikha sila galing sa apoy. That's why, hindi talaga sila itim o ting. Nakita mo mga tao, bakit iba ang mga rubyan? Iba sa bala sa akin? Eh kasi dito lahi sila ni Lucifer. Ang Lucifer po, hindi po yan Satan. Ang ibig sabihin ng Lucifer, salitang Latin to eh. Angel po yan. Yung pinagsak sila, naging Satan na. Lucifer is one of the high ranking angel yan, word Lucifer. Mataas sila ang posisyon nila. Ngayon, basa kita. Job chapter 38:32. Can you guide the stars, Lucifer, season by season, and direct a bit and a little deeper? Makatubay mo ba ang mga bituin, Lucifer, o may tuturo ang daan ng maliit na deeper? Ang salitang Lucifer o Lucifer ay salitang Latin. At basahin natin ang Big Bible na Latin. Basahin natin ha. Kasi Lucifer, plural ha. Mga bituin, stars. Ngayon, Latin to, basa. Job chapter 38, verse 32. Numpit produces Luciferum in tempore, so et vespirum super filios. Terai consugere casis. Latin yan ha. Yan ang Latin. Yung mga ating-ating nga, nagla-Latin. Luciferum. Plural. Basta im ang dolo. Plural. Sa English kasi ang plural is ang dolo. Ito, ang Latin sa kahibro, pag im ang dolo, plural. Luciferum. Hindi lang isa ang Lucifer. Plural. Lima sila. Kasi more than two. Plural na yan eh. Ngayon, dito tayo. Modern Hebrew. Ito yan ha. Ginagyan na nila ng nikot. In other words, vowels. Ngayon, pagbasahin dito siya sa modern, ito, may nakalagay na dito. Ito, very safe. Bara, Elohim, et, hasamayim, with, haaris. Ngayon, pagtanggap
tanggalin natin ang vowels ito. Pakibasa. Hindi nagbabago, no? Pero naiba pag nilagyan na ng vowels. Yung tawag likod. Para ang alahaya, Elohim na ang mabanggit. Sa English, kinuha ng God. Eh, sino to si God? Sino, alam na natin si God. Si Gabriel to, si Satan to. Eh, ito, si Satan ba to? Alamin natin. Ayan. Ito, ang tawag nito ay Shiva. Ito si Gol. Letter E po to. Ito ay Cheret. Letter I. Ito ay Kulim o Kulam. Ito ay letter O. Ngayon, pag isya o Elo, tapos H, Him. Itong vowels na ang consonant na ito na yod, ginawa na nilang vowels. Hindi na ma-pronounce as a vowels to, ang consonant. Naging vowels na. So, ang labas, Elohim. Ito ang final letter ng M. Isti na alahayam, naging Elohim. Dahil sa ano? Tingnan natin, ha? Diba ito yun? Iyan siya. Ito. Tapos, ito. Sa taas. Oo. Ulam. Ito, chiri. Dito sa baba. Ay. Ay. Isahin natin. Ayan, ha? Ito siya. Ito yun, di ba? E na siya. Istit na A, maging E na. Nabago dahil sa vowels yung ilagay sa baba. Ang A, naging E. Tapos, itong La, naging Lo na. Kasi dahil sa ito. Itong Kulim o Hulam. Tapos, ito namang Chirek, ay. Tapos, ginawa na rin itong vowels, kasi yung kusuna, naging Elohim na. Makita mo ang alahayam, naging Elohim. Ang galing talaga rin sa tanas, manglinglan. At tingnan mo, Chere, with yod. Ang yod yan, kusuna yan, pero naging vowels na. Kasama sa Chere, with yod. Ay na ang pagbasa. O yan, ay na siya, o. Ngayon, at tingnan mo ang chere, walang yod. Ay din. Yan, ito ha. Itong A ay kamats. Ari na sa long E ito. Kamats, ito short A. Bata. Ito ay chiri. A. Ito ang E talaga, sigol. Ito shiba. Ito kulam. Ito chere. Ito kubot. Ito, churok. Ayan. Kailangan mag-memorize ito para marunong kayo magbasa ng modern Hebrew. Tingnan mo ha. Paano nila nagkaroon ng manipulation? Paano nila na mawala yung Palio Hebrew Aramaic, mapalitan ng ibang Hebrew para mawala na ang salitang alahaya, mawala na ang salitang Yahawa, at Yahawa siya ay maiba na. Ang galing sa talas manglinglang eh. Ayan. Ang ancient Palio Hebrew, wala talagang sound E, O, at kayo. That's why, Masyaya, hindi mo pwedeng Mesias. Ang iba, Mesia, Mesia, ang iba ba sabi? Mesia, Yahawa siya. Mali. Yahawa siya, tama. Pero ang Mesia, mali, kasi walang sound. Hindi Babylonian pa rin binanggit mo. Dahil siya tama, Masyaya. Hindi Mesiaya. Mesiaya. Kasi may E na to eh. Ingatan natin itong mga sound ito kasi Babylonian yung may mga sound ito. Wala talagang sound ito sa Hebrew. Ang sound ito, alang at saka ay. The only one. Ay at saka alang. Ang A, mayroong H. Ngayon, ha? Tawag dito. E, O, at U are Babylonian Masoretic. Pag magamit ka ng Hebrew, gagamitan mong may sound ka ng E, O.
mag-Elohim ka, magbanggit ka, Mishak, Mishak, Babylonian gods. Ang ginamit natin, puro tayo Paleo-Hebreo, hindi tayo gagamit ng Babylonian. At ang Babylonian, hindi sa talit yun, it is the office of Satan, ang Babylon. That's why nga, masyayak talaga, masyayak, Yahweh Shai, Alahayam, hindi Elohim. Ngayon, ayan, ginawa niya Elohim, no? Ayan, ngayon, sino si Elohim? Satan! Reply, oh! Oh, basahin niyo, ano yan? Elohim ba yan? Elohim. Oh, Elohim, no? Kunwari lang, iba ang gas, oh? Pero pag, ano yan, Elohim, no? Oh, ang galing mangling lang. Yan ang hindi pa naintindihan ng mga palulas ng operyan. Created to God. Nag-ilohim-ilohim pa sila. Wait, isitan yan. Reptile. Oh, yan. Reptile, oh. Basa. No other alien species strike as much deep fear in the human psyche as the reptile Lithuanian. These beings made like an appearance and malevolent by nature are the stuff of nightmares. Is it possible that reptilian humanus are the source of the devils and demonic entities who have tormented humanity since early history? Ayan, demonic, sino yan? Si Gabriel, si Satan. Pag may sabi ka Elohim, o ba't tinawag mo Satan? Pareho na sa God. Si Satan pa rin yun, pero mo, ayan, Elohim ang nabalsit yan. Oo, Elohim ang nabalsit yan eh. Dapat alahayam eh. Oh, yan. Yun yung nag-isip kay iba eh. Reptile yan, no? Kaya yan, naka. Ah, ngayon. Dito tayo sa Elite Ancient Hebrew. Ah, basa. Para sa yan. Hindi ito Paleo-Hebreo, ha? Ito yung Late Ancient Hebreo. Dito nagsimula ang corruption. Pero ginawa nilang God, no? Oh? Ang alahayam, ginawa nilang God. Samantala, ang Late Ancient Hebreo, alahayam pa rin. Maliban na kung lagyan na ng bowels, mag-iilohim na. Oh. Ah, ngayon, paano natin ma-probe na alahayam yan? Oo, ito, ha? La. Ha. Yeah. Yeah. M. Final letter. Ito. O, M. O, ha. O, alahayam. So, hindi tayo polto. Tayo yung nakasunod sa original na katuruan. Pero dahil sa mahabang panahon na ang hawak ng mga sangkatauhan ay hawak ng Bible na corrupted o satanic Bible, tayo tuloy na mukhang kontrabida, sabi nila kulto daw. Pero sa totoo, sila ang kulto, yung mga Christian ang kulto. Oh, nakinig pa kay lahat, yung mga bata dyan nakinig. Ang Kristiyano ang kulto. Ang tangkilig sa God, kulto. Ang tangkilig kay Jesus, kulto, kasi sita niyan. Diba? Ayan. Ito, basa tayo ha, Genesis 1:1. Ano nakalagay dito sa Latin? Diyos na, Diyos. Sa English, God. Oh, God. Ano nakalagay? Basa. Para sa iyo. Para. Alam mo yan. Para sa iyo. Para sa iyo. Para sa iyo. Para sa iyo. Marunong magbasa itong mga ibang pastores. Nawala lang klase natin sa Hoybe. Pero ibalik natin klase natin sa Hoybe. Ngayon, anong ginawa nila sa Tagalog? Nagpasimula ay ginawa ng Diyos ang langit at lupa. Yung God, Diyos sa Tagalog. God sa English, Diyos sa Tagalog. Ito, Good News Bible. Ito, King James Bible. God, Diyos. Ito, Diyos. Ito, Diyos.
Ngayon, alamin natin itong Diyos na yan. Yung Diyos. Ah, sa 1 Peter, basa. And